Sa mundong ating ginagalawan ay maraming mga bagay at pangyayari na mahirap na ipaliwanag. Ngunit hindi maikakaila na kahit para sa iba ay mga kwentong kutsero lamang ito, ay marami na rin po ang nagpapatunay sa katotohanan ng ating mundo ay puno ng kababalaghan. Sabi nga ng mga naunang tao na nakaranas ng ganito, ito ay dahil hindi lamang tayo ang mga lehitimong naninirahan sa daigdig. Lahat tayo ay nakikipamahay lang sa mundong inaakala natin atin lamang. Ako po si Maria Jana Emerald, nakilala rin sa tawag na Daragang Magayon. Ngayon lamang po ako maglalakas ng loob na magbahagi ng sarili kong karanasan at ng aking pamilya tungkol sa mga kakaibang nilalang. Bata pa lang ako ay marami nang napapansing kakaiba sa akin ang aking mga magulang. Kahit na po si Lola, sa gulang na 9 na buwan daw ay marunong na umano akong kumilala ng mga panganahing kulay, titik at numero. Maaga din daw akong naging matatas magsalita. Mahigit 1 taon pa lamang ako ay sinubukan na akong ipasok ng aking ina sa isang pribadong eskwelahan sa nursery sa Marikina, kung saan ang lingwaheng ginagamit sa mga kurikulum ay Ingles, maliban sa subject na Pilipino. Kaya mula sa gulang ko na mahigit 1 taon hanggang sa 3 taon ay English speaking na po ako. Nabago lang po ito nang malipat ako sa public school doon sa Bulacan noong kinder ako, dahil madalas po akong mabuli sa pagiging English speaking na batang squatter. Tuwing pasokan po kasi ay sa bahay ng lola ko sa Marikina kami pansamantalang tumutuloy. Dahil po doon sa pribadong eskwelahan na iyon, nagtuturo ang lola ko. Nanay po iyon ni Mama. Doon din kasi nag-aaral ng preschool si Kuya. Subalit sa kabila ng aking kabibuhan, may mga pagkakataon na nananayo raw ang balahibo ng mga teachers kapag kausap ako. Madalas daw kasi akong bumabanggit ng mga pangalan ng mga taong hindi naman daw nila kilala. Minsan ay tinatanong daw ng isang teacher kung sino ang tinutukoy ko at taga saan ito. Doon daw ang mga ito lalong nangingilabot nang sabihin ko umanong kaibigan ko ang tinatawag ko, sabay turo pa kung saan bahagi ito ng room naroroon. Baby, narito ba yung kaibigan mo? Maganda ba siya? Minsan daw ay tanong ng teacher ko. Tumango umano ako at inilarawan ang itsura nito. Ang sabi ko raw ay mahaba ang mga tainga nito, mataas at malaki ang mga mata. Minsan naman ay bigla akong umiiyak habang nakatingin sa isda sa loob ng aquarium sa loob ng aming klase. Nang lapitan daw ako at tanongin ng teacher, ay sinabi ko na kinain ng bata na walang mata ang isda sa aquarium. Dahil sa kaiiyak ay napilitan sila na tawagin si Lola at patahanin ako. Iniisip ng mga teachers na malakas lang ang aking imahinasyon at natural sa bata ang imaginary friends. Ngunit kinilabutan sila at hindi makapaniwala nang bilangin nila ang isda sa aquarium ay kulang na ito ng isa. Kaya nang sumunod na pasukan ay hindi na kami bumalik sa Marikina, dahil sabi ng lola ko ay kinatutuan daw po ako ng mga maligno. Palibasa ay napakabata ako pa umano na nag-aral. Nasa lahi na po namin marahil ang ganito, dahil ang kapatid na bunso ng aking ina ay kinaibigan din ng mga engkanto mula noong 3 taong gulang ito hanggang 21. Ngayon ang dalawa sa anak ng aking tiya ay ganoon din.
napapansin lang ni Mama na sa mga babae lang sa pamilya namin ang may ganitong kakayahan. Kung kakayahan mang maituturing ang maging lapitin ng mga kakaibang nila lang. Sapagkat kahit nung pinagbubuntis ako ni Mama, ay nakaranas maging ang aking ama ng mga kakatuwang pangyayari na may kaugnayan sa espiritu, doppelganger at aswang. Mga nilalang po sa Karimlan na kung tawagin dito sa Bicol ay inemigos. Bilang isang assistant cook po noon sa isang resto grill, ay madaling araw na kong umuwi si Papa. Hindi naman po duwag ang aking ama. Subalit mula nang ipagbuntis po ako ni Mama at tumigil po ito sa pagkanta sa banda, ay palagi na raw po siyang nakakaranas ng kakaiba sa tuwing umuwi po siya mula sa trabaho. Dati-rati po kasi ay sabay silang umuwi. Sinusundo niya ang aking ina mula sa bar na pinupwestuhan ng banda nito tuwing alas dos ng umaga. Isang madaling araw po umano noon, habang binabagtas ni Papa ang tahimik na noon at walang katao-taong iskinita papauwi sa bahay, ay nakaramdam umano siya ng pananayo ng balahibo. Hindi raw niya maintindihan kung bakit tila biglang lumamig ang simoy ng hangin. Bagya pa nga raw siyang nangatog dahil sa ginaw. Huminga siya ng malalim upang ipagpag ang takot, saka na nahimik na muling naglakad. Bigla umano niyang naalala na sa tabi o minsan sa tapat ng nakasarang bahay na daraanan niya ay paminsan-minsang nagpapakita ang mga kababata niya na nalunod sa pagoda noon, lalo at papalapit na ang kapistahan ng krus ng wawa. Isa po kasi ang aking ama sa mga survivor sa paglubog ng pagoda noong 1993. Habang kinikilabutan umuna siyang naglalakad, ay napansin niya sa puno ng mangga sa palikong daan papunta sa kanilang iskinita ang isang anino ng babaeng may kip-kip na payong. Hindi raw niya maintindihan kung bakit biglang binayo ng kakaibang kaba ang kanyang dibdib nang malapit na siya rito. May ilaw naman sa poste na malapit sa puno, kaya kitang-kita niya ang babae. Ngunit nagtataka siya dahil basang-basa umano ito at tumutulo pa ang damit. Isa pa sa ipinagtataka niya ay hindi niya makita ang mukha nito, gayong nakaharap naman sa kanya at maliwanag ang ilaw mula sa posting malapit sa kinatatayuan nito. Nang lubusan na siyang makalapit, ay parang nais niyang pangatugan ng tuhod. Nakilala niya ang damit na suot ng babae, pati ang kip-kip nitong payong. Hindi raw siya maaaring magkamali dahil kasama niya ito nung sumakay sa pagoda 10 taon na ang nakakaraan. Ito ang suot ng pinsan niyang si Cathy na namatay dahil sa trahedyang iyon, katulad ng kanyang kuya. Nalunod din ito sa paglubog ng pagoda. Nang makalagpas umano ang aking ama, ay agad na kumaripas siya ng takbo hanggang makarating sa bahay. Inabutan daw niya ang aking ina na naglalaro ng solitaryo sa kanyang higaan habang natutulog naman ang kuya ko. Buntis naman noon si Mama sa akin ng 6 na buwan. Nakita ko yung multo ni Cathy, sambit daw niya. Hindi raw sumagot si Mama, ngunit tumingin ito sa kanya. Nang akma na niyang isasara ang pinto, ay nagulat siya na naroon sa pintuan ng aking ina. Paano ka napunta dyan? Saan ka dumaan? Sunod-sunod na tura ng aking ama na naguguluhan. Dito sa pintuan malamang. Wala namang ibang dadaanan. Palagay mo magkakasya ako sa bintana. Inis na sagot ni Mama. Pero nandito ka kanina sa loob nang dumating ako. Paliwanag pa ng aking ama. Mar Joseph naman, sweet. Galing akong CR. Hindi ako sanay umihi sa Arinola.
pilit pa din paliwanag ng aking ina. Sa sinabi ni Mama, ay lalong kinilabutan si Papa. Nawala ang takot niya sa multo ng pinsan si Kati na kani-kanina lang ay nakita niya. Napalitan iyon ng pangamba na baka kung ano ang ginawa ng kamukha ni Mama sa nahihimbing na kuya ko na noon ay 4 na taong gulang pa lamang. Pati pala dito na susundan ako noon? Saad ni Mama na napapaisip. Hindi lang pala unang beses na may nakakita sa doppelganger ni Mama. Kahit nung nag-aaral pa raw siya sa Legazpi, ay may ilang kaibigan na at ka-boardmates niya ang nakakakita ng harap-harapan sa kanyang kamukha. Ay ipinagpapasalamat niyang hindi niya ito nakikita pa kahit kailan. Nang ikwento ni napapasananay niya ang nangyari, ay pinagalitan siya nito, lalo si Mama. Alam na raw pala niya na may ganoong nilalang na sumusunod sa kanya, ay iniiwan pa daw niya ang anak na walang katabing 3 tingting at asin. Ni hindi raw naglalagay ng krus na pulasan o ni kuya ang mama ko kapag iniiwan itong natutulog. 4 na taong gulang na ako nang magkaroon ng abnormalidad ang hormones ni mama sa niupang magpabalik-balik sa ospital ang aking ina. Ayon sa doktor, isa itong genetic na mga babae lang sa angkan ang nagkakaroon. Kaya hindi malayong manahin ito ng anak na babae ng aking ina habang lumalaki. Dahil po sa madalas masama ang pakiramdam ni Mama, ay maaga naming natutunan ng aking kuya ang salitang independent. Dahil nasanay kaagad kami na magpaiwan sa school, pumasok at umuwing mag-isa na walang nag-ahatid at sumusundo tulad ng iba. Subalit nang 5 taong gulang ako at magkaroon sa Bulacan ng sunod-sunod na insidente ng pagkawala ng mga bata sa eskwelahan, ay natakot ang aking ina. Ipinasya niyang umuwi kami ng Bicol ng karakaraka at walang pasabi. At para na rin umano gumaling siya dahil mas marami kaming masustansyang pagkain tulad ng mga prutas at sariwang gulay. At ang isa pa ay naaawa na siya sa aming ama na kahit galing sa trabaho ay ito pa ang minsan nagluluto dahil laging may sakit ang mama ko at pabalik-balik sa ospital. Pansamantala kaming natigil sa pag-aaral. Hindi na natapos ng kuya ko ang grade 4 at ako hindi na natapos mag-kinder. Enero 2010, nang dumating kami dito sa Bicol habang naiwan sa Bulacan ng papa ko para magtrabaho. Nagpapadala na lamang siya sa amin linggo-linggo para sa aming panggastos. Ang bahay po namin noong una rito ay wala pong pinto. Bubong at dingding pa lamang at wala pa rin po kami noong papag. Nakahiga lamang po kami sa balat ng mga chinensong puno ng nyug na kung tawagin po dito ay islab. Ipinatong lang po iyon ni Mama sa 2 mahabang 2x2 na nakapatong ng pahalang sa 4 na malalaking bato para medyo umangat sa lupa. Minadali lamang po kasi ang paggawa noon dahil hindi inaasahan ng mga tiyo ni Mama na uuwi kami at dito natitira. Kaya ipinahiram sa amin ang lupa ng isa sa mga tiyuhin ni Mama at ipinagpatayo kami ng maliit na dampa. Marso noon, maalinsang ang gabi at hirap kaming matulog dahil po sa malamok. Pinapaypayan kami ng aming ina para kami ay makatulog. Nakasindi pa ang 2 naming gaserang ilawan dahil wala pa kaming koneksyon ng kuryente. Malayo ang bahay ng mga tiyo ni Mama para pakikabitan. Hindi pa rin ganun kadali ang mag-apply para sa koneksyon. Malalim na ang gabi nang magulat ako at magising sa malakas na sigaw ni Kuya. Nananaginip mo marahil ito ng kanilang mga laro, kaya daladala hanggang sa kanyang pagtulog. Pinaypayan ako ni Mama para makatulog uli. Nang biglang may bumagsak sa aming bubungan. Hindi po masayod ang kaba at takot na lumukob sa aming mag-iina. Dahil tila bahagya pang umuga ang buo naming dampa.
tatatlo lang kami noon sa bahay. Kaya po, mas lalo po kami natakot. Ang apat na kapitbahay namin ay malalayo po sa amin. Narinig namin tila may madulas na kumikilos sa bubong naming anahaw. Halos pigil namin ang aking ina, ang aming hininga, habang nakikiramdam. At pareho pa kaming nagulat nang may malaking ahas po na pababa mula sa butas sa ibabaw ng amba ng pinto. Mapupula ang mga mata nito na animoy holen na may guhit na patayo sa gitna. Mabalasik itong tumingin sa amin. At parang narinig ko pang nagsalita ito. Ngunit hindi naman gumagalaw ang bibig. Huwag kayong maingay. Makikiraan lang ako. Visit ng mga nagiinuman. Narinig kong tinig na hindi ko tiyak kung galing sa ahas. Hindi ko rin alam kung narinig ni Mama. Dahil wala rin po siyang sinasabi noon. Marahil ay ayaw po niya akong matakot. Subalit ramdam ko po ang pinong pagkislot ng kalamnan ni Mama ng mga oras na iyon. Tanda ng matinding tensyon. Kapwa umid ang aming dila. At parang hindi kami parehas makasigaw at makakilos ng Mama ko. Mata lang namin ang gumagalaw at sinusundan ang tingin ng ahas kung saan ito tutungo. Nang makapasok po ang ahas, ay dumako po ito sa pintuan na natatakpan lang ng malaking beach umbrella. Hindi po namin alam kung bakit sa halip na lumabas na ito, ay doon po ito umunat sa may poste sa aming bahay, malapit sa bintana. At bigla po itong nawala. Pagkatapos, ay nakarinig kami ng paggaspas ng parang malaking ibon at bumagsak sa labas ng aming bakuran. Doon lang tila nakakilos si Mama at kinapa ang lighter na may maliit na flashlight. Lumabas ito at tinignan kung nasaan na ang ahas at kung anong ibon ang narinig namin lumipad na tila galing sa aming bahay. Sinundan ko si Mama sa labas. Ngunit normal na yabag na lamang nang naglalakad na taong papalayo ang aming naririnig. Nang sundan ito ng aking ina ng flashlight, ay nakita namin ang isang lalaking papalayo. Paiwas sa dako ng maiingay na nagiinuman sa aming kapitbahay. Kinabukasan, ay dumalaw sa amin ang aming lolo na kung tawagin namin ay papagulang. Naghatid ito ng adobo sa gata na susunglapad na kung tawagin dito sa amin ay buko at isang gaunan sa laking hinog na papaya. Oh, mga apo, eto na yung inuungot niyong papaya at buko sa mamagulang niyo. Nag-ilaw ang Lolo Esmer niyo kagabi. Eto't masarap ito at medyo maanghang ng kaunti. Ani ni Papa Gulang. Asawa po ito ng kapatid ng lola ni Mama. Kumbaga, apo na po kami nito sa tuhod. Papa Gulang, nakakita po kami ni Mama kagabi ng ahas na malaki. Hindi po kami nakakilos. Para po kasing may isip yung ahas. Diba, Ma? Agad ay kwento ko. Matapos naming magmano nang mailapag na nito ang mga dala sa maliit naming mesang kainan. Ganon ba, apo? Huwag kayong matatakot sa ganon. Wala lang iyon. Paiwas pa na sabi ni Lolo. Sabi po ni Bunso, nagsalita daw yung ahas. Sabad naman ni Kuya, habang hinahanap ang tumalsik na holen sa tapat ng pintuan. Nasagi nito ang walis naming pabaliktad na nakatayo sa gilid nito. Kaya pala. Narinig kong sambit ni Mama habang muling itinayo ang walis tingting. Di ba po, Papa Gulang, pag nakakita ka ng aswang, hindi ka makakakilos? Ano nga po tawag sa ganun? Inosente ko pang tanong. Tigal po, apo. Bakit? Nakakita ka na ba ng aswang? Ani nito na parabang nais gawing biro ang aking mga sinasabi.
Ngunit baka sa mukha nito ang pag-aalala. Natigal po nga po kami ni Mama ng ahas. Hindi kaya aswang yun? Giit ko naman. Hindi na lamang nakipagkulitan sa akin si Papa Gulang. Ngunit ng bandang hapon, ay nagpunta si Mama Gulang sa amin. Dinalhan kami ng ulam na ginata ang kalabasa. Nakita namin ang kuya ko na inabot nito kay Mama ang isang bote ng langis at isang bungkus ng maliit na piraso ng arawa. Unitay, mag-agatong ka sa depermi pag maghala sa is. Pangontra yan sa mga aspo at inimigos. Ani nito sa aming ina na ang ibig sabihin ay magsunog daw po nun si Mama sa tuwing mag-aala sa is dahil pangontra yun sa mga aswang at inimigos o nilalang ng kadiliman. Hayaan nyo at bukas ay sasabihan ko ang tiyo ito inyo na gawin na ang pinto at bintana. Dapat talaga eh may pinto na kayo at nasasara na ang pintana. Dahil tatatlo lang kayo, mahirap na ang panahon ngayon. Lalo na't may anak ka pang babae. Mahabang wika pa ni Mama Gulang. Sa isip-isip ko, marahil ay totoong ang aswang ang nakita namin ni Mama. Ayaw lang nitong magpahalata ng takot para rin hindi kami matakot. Kung hindi ay bakit ito nagdala ng pangontra daw sa aswang? Subalit sinusubok po yata ng pagkakataon ang tapang ng aking ina. Isang umaga po, habang minamadali ni Mama ang pagkukusot ng damit namin para mabanlawan ni Kuya sa bukal, ay napadaan sa amin ang isang matandang lalaki. Tumigil pa ito sa tapat namin at saglit na tinignan si Mama na abala sa ginagawa. Paalis na ito nang dumating ang anak ni Papa Gulang na bunso na si Lolo Esmer. Buhat-buhat nito at ng isa pang binatilyo ang bagong gawa nitong papag para sa amin. Bakit dito dumadaan yung matandang iyon? Lumilibot pa eh. Mas malapit naman doon sa kabila ang papunta sa tanayman niya ng mais. Puna ni Lolo Esmer. Baka naman may dinaanan lang na malapit, tiyo. Sagot naman ang aking ina. Basta, huwag kayong lalapit doon lalo ka na, ne. At may sakit ka pa naman. Sabi na lang nito kay Mama. Kinagabihan, ay pinilit ni Mama na tapusin ang ginagawa niyang banib na gawa sa karagumoy para magamit namin sa bagong gawang papag ng tiyuhin namin para sa amin. Ilang araw na kasi niya yung inuunti-unting gawin para may magamit kami. Malamig po kasi ang higaan namin sa islab ng nyog. Kaya laging nagre-reklamo si Kuya na masakit ang likod sa umaga. Ngunit nagulat kami nang may mabigat na pares ng mga paa ang lumapag sa puno ng kamyas sa di kalayuan sa aming kusina. Kasunod ng mga yabag na parang lumilibot pabalik-balik sa buong bakuran. Pagkatapos ay may narinig kaming mahinang sutsot na parang nasa tapat ng aming pintuan. Sumigaw si Mama at binantaan nito ang pinsan niyang si Agta na inakala niyang siyang nagbibiro sa amin at sumisitsit. Ngunit walang sagot kaming narinig at sa halip ay parang malakas at paos na paghinga ng kung sino na wari ay pagod. Naipasalamat tuloy namin na nagawa na ang aming pinto at may lock na. Dahil kung wala, ay nakapasok na marahil ang kung sino mang iyong nasa tapat ng aming pintuan. Nang marinig ito, ay saglit na tumigil si Mama sa paggawa at sinindihan ng isang piraso ng arawa. Mabilis na napuno ng usok nito ang aming dampa. Maya-maya pa, ay narinig namin ang impit at mahinang ungol nang tila matandang hirap huminga nang dahil sa ubo. Kasunod ng papalayong mga yabag. Ma, tulog na po tayo. Natatakot ako mag-isa sa loob.
yaya ko kay mama dahil parang nakaramdam ako ng takot. Nandun ang kuya mo ah, paano ka mag-iisa? Kunot noong tugon ni mama. Eh tulog na po, di mag-isa po akong gising. Pangungulit ko. Napatawa si mama ng mahina at napilitang magligpit na para makatulog na kami. Subalit ng hating gabi ay nagising si mama dahil sa nakakangilong pagkiskis sa dingding naming sawali ng kung anong matulis na bagay. Agad daw kumabog sa kaba ang dibdib niya dahil sa pag-aakalang dulo iyon ng kutsilyo na ikinikiskis sa aming dingding. Bigla niya raw naalala ang sinabi ni Tiyo Itoy na mayroong pamilyang minasakir sa baryo na boundary sa aming bayan mula sa kasunod naming munisipalidad. Nagising kami ni Kuya dahil sa balisang pagtayo, upo at paghahanap ni Mama ng kung anong pamalo. Ano yun, Ma? Bakit po? Naaalarmang balikwas ni Kuya. Bumangon na rin ako. Nakadama ako ng kaba nang makita ko ang takot sa mukha ni Mama. Narinig na rin namin ang tila galit na waring kumakalmot na kuko sa dingding. Dahan-dahang tumayo si Kuya at kinuha ang may kapurulang itak na pinahiram ni Papa Gulang para pangkuha ng panggatong. Pagkatapos ay isinaksak iyon sa bahagi ng dingding kung saan namin naririnig ang marahas na pagkiskis ng matulis na bagay. Hindi namin akalain na makakarinig kami ng pag-igik ng tila pinaghalong matandang aso at tao. Napaatras pa noon ang kapatid ko sa gulat. Samantalang hindi na magkandatuto si Mama sa pagsindi ng arawa, muli ay nakarinig kami ng umul ng tila matandang inuubo. Sabi ko na nga ba, aswang yun eh. Mahinang bulalas ng kuya ko. Shhh! Huwag ka nang maingay. Matulog na kayo. Bukas tatawagan kong ama nyo para sumunod na sa atin dito. Mamamatay ako sa nervous dito, Diyos ko. Wika ni Mama. Nahalata talaga ang kaba. Kinabukasan, bago tumawag si Mama sa papa ko, ay tinignan muna namin ang tapat ng aming dingding kung may bakas ng paa sa lupa. Madali lamang makikita iyon kung mayroon po dahil malambot ang lupa sa bahaging iyon. Ngunit bakas ng paa ng aso lamang ang aming nakita at kaputol ng parang kuko. Hindi po kasi namin matiyak kung kuko dahil makutim po ito at makapal. Matulis ng bahagya ang dulo at medyo pakurba nang ikiskis iyon ni Mama sa bato ay saka lamang niya natiyak na kuko iyon. Pero hindi namin alam kung mula sa kung anong hayop ba ito. Subalit hindi nakaligtas sa pansin namin ni Kuya ang pagtiim ng bagang ni Mama. Nawaring alam niya kung anong nilalang ang may-ari niyon. Binalot ni Mama iyon ng pulantela at itinabi sa aming damitan. Huwag niyo itong paglalaroan ha. Itatago natin to para pangontra sa maligno. Bilin pa ni Mama sa amin. Sabi niya ay pwede raw yung anting-anting laban sa aswang. Pagkapananghali po ay nakipanood kami ng TV kay ni Mama Gulang. Habang nanonood kami ay dumating si Lolo Esmer galing sa paliligo sa bukal. Pungalmay! Makaati sulugad sa kamot ni Tang Teban. Kangangan na! Dito pa sa tungod ko talaga kinaruskus na usmak. Nanggigigil na sumbong nito sa ina. Nanggagalaiti ito sa pandidiri. Dahil doon pa umano hinugasan at kinuskus ng matanda sa tapat niya ang sugat nito sa kamay. Na paano kaya iyon at natapyas pa ang isang kuko? Nawiwirduhan pa nitong duktong. Nagkatingin kami ni Kuya. Pareho ang naisip namin. Ang may-ari ng kukong itinago ni Mama ay si Tang Teban. Ang kuko pong iyon ayon po kay Papa Gulang
ay hindi lamang po pangontra sa mga nilalang sa dilim. Kapag mayroon daw pong hawak na ganoon ang isang tao, hindi raw siya nakikita ng mga aswang kapag nasaan yung aswang ang mga ito. Sapagkat ang kakayahan sa tigalpo at tigabulag ng isang aswang ay natatago sa kanyang kuko kapag nasaan yung aswang. Nanatili po sa pag-iingat ni Mama ang kukong iyon hanggang 2019. Nawala lang po ito nang ma-wash out po ng bagyong Tisoy ang aming bahay. Nagiba po ng buo ang aming kubo ng bagyong iyon. Ngayon po ay kahit papaano, sa bunga ng pagsusumikap ni na Mama at Papa, ay may bago na kaming bahay. Ang lupa na dati na pinahiram lang sa amin ng tiyo ni Mama ay nabili na po namin. Ganoon pa man, ang mga kakaibang karanasan namin sa kababalaghan ay nagpapatuloy hanggang sa ngayon po. Ito po marahil ang dahilan kung bakit ang pagsusulat ng mga horror ang naging linya ko. Ito po sapagkat totoong nakakaranas po ako ng mga pangyayari na kahit po ako ay hindi makapaniwala. Sapagkat lahat ng mga istorya na isinusulat ko ay may bahid ng katotohanan at talagang mula sa karanasan ng mga taong malalapit sa akin. Hanggang dito na lang po muna ang aking pagbabahagi ng kakaibang karanasan ko at ng aking pamilya, mga giliw namin tagapakinig. Muli po ay salamat po sa inyong pagsuporta. Ang inyo pong lingkod, Daragang Magayon. Labo of the Stone.